Sing with the beat with DJ Zamora. Must happy mix for DJs. DJ Zamora. Sinesave ko siya sa isang folder, tapos double click na lang, diba? Para hindi ka na mag-open dito. Okay, so itong save, meron din ditong save as. Merong save new version, export. Importante ito, export MP3. So for example, tapos na kayo sa inyong project na ginawa. So ready to export to MP3 na siya. Dito nyo siya i-dadaan. Para maging kanta siya. So mula FLP project to MP3. Nandito rin makikita natin recent projects, yung mga nagawa mo ng previous na FLP. So makikita mo siya dito. So it's like a backup or shortcut na rin dun sa FLP mo. Edit. So wala ito. Hindi masyado ginagamit. So itong add, ito guys yung mga plugins. So pag sinabi mong plugins, meron din tayong bukod na tutorial dyan, no? Pero happy ako nang i-explain. So, andito yung mga ginagamit nating mga piano. Mga melody. Dito natin na makikita yung mga virtual machine na pinagmumula nung ating mga melody na ginagamit sa tugtog. Okay? Like, for example, sa Nexus. Ito, Harmless. Harmor. Silent. So, ito guys, kung pwede nyo rin i-research kung ano ibig sabihin ng plugins, FL Studio plugins or VST. Okay, so dito natin makikita yan sa add. Okay, so ito naman. Ito, so ito yung mga list niya ng mga plugins. Pwede nyo rin siyang i-sort by categories. Okay? So, ayan. Nakasort siya. Makikita nyo siya dito. Controller, drums, synth, sampler, patcher, miscellaneous, synth, special synth. Alright. So, kapag pag-i-install kayo ng new plugin, for example, itong mga ito. So, kapag nag-install kasi kayo ng bagong FL Studio, yung mga default plugin ay ito lang po. Ayan. So, ito, yung mga synth na to, ako po ang nag-install niyan manually. Dinownload ko po sa aking source at saka ako in-install. So, ibig sabihin, hindi ito kasama sa in-install mo na bagong FL Studio. So, kailangan mo siyang i-download. And may separate tutorial tayo dyan, guys. Don't worry. So, just keep on follow. So, ito naman, manage plugins. Ginagamit ito. Importante ito. In the future na mag-install kayo nito, dito kayo pupunta. So, may separate na tutorial din tayo.
kayo dyan, guys. Don't worry. So, let's move on to patterns. View. So, ito. Makikita nyo dyan, view playlist. So, pag kinan-check ko to, so, ito yun. Nawala yung ating playlist. So, playlist ang tawag natin doon kung saan natin pinipaste yung ating mga audio. Okay? So, ayan. So, explore nyo lang din option. Meron kayo ditong makikitang MIDI settings. Hindi siya masyadong ginagamit. Audio settings. Important din ito. So, pag-click mo dyan, makikita mo rin yung kung ano yung nakita mo dito. So, dito, file. So, dito, info. Dito mo pwedeng ilagay yung title ng tugtog mo. Like, for example, nagsisimula ka pa lang. So, ang ginagawa mong tugtog ay Sweet But Psycho. So, pwede nyo ito isulat dito. So, so, ganyan. Okay, so ayan. So, author. PJ Zamora. So, ibig sabihin, yung mismong project mo is sinusulat mo na yung title in advance. So, kasi kami dati, ang ginagawa namin is export muna ng MP3 bago lagyan ng title. Pero ito pwede rin ito. So, para hindi na kayo maglagay ng title sa bandang huli. So, mas maganda na rin ito, mas organized. Author and then genre. Okay. So, pero hindi naman siya required. Skip lang. Okay, so, dito naman sa about, dito nyo makikita. Sa mga newbie dyan, kung gusto nyo makita kung demo version ba yung gamit nyo or producer edition. So, dito lang kayo. Option. And then, kahit alin dito, general setting, file setting. Just go to about. And makikita nyo yung version ng FL Studio na gamit nyo. Alright, so, tools, hindi siya masyadong ginagamit. And then, help. Depende na rin sa inyo kung paano nyo i-explore itong FL Studio dahil napakalawak ng saklaw nito. So, dito, so, play the project. So, hindi siya nagpa-play dahil wala naman. Wala pa naman tayo nagagawa. Stop. Ibig sabihin ng pattern. Bigyan natin ng example, guys. So, ito ang playlist natin. Dito natin nilalagay yung mga pattern. Explain ko rin kung ano ba ang pattern. So, dito rin inilalagay yung mga audio clips. Dito siya ina-arrange. Isa siyang scratch. Or kumbaga sa pagluluto, dito mo, ito yung pinakakawali mo. Okay, so, ito naman, piano. Piano roll. So, dito kayo gagawa ng bass drum. So, ituturo ko rin yan mamaya. Melody, dito rin siya ginagawa. Pero, ituturo ko rin mamaya kung paano ba to. So, ito, patterns. So, for example, masisimula na kayo ng isang song. So, ito ang pinaka-importante sa lahat na uunahin nyo. Kasi dito nyo gagawin yung mga melodies, basses, bass drum, or yung mga kick, hat. So, dito natin gagawin yon. Maglalagay lang ako ng example, ah. Okay, so example natin, guys. Gusto nating malaman kung ano ba yung pattern. So, ito na lang. Pakinggan nyo mabuti, ha? So, ako, maglalagay ako ng... Gagawa ako ng techno. So, isiset ko ito sa 140. Huwag nyo kalimutan, guys. Pag techno dito sa Pinas, standard yan, 140 yan. Siguro, kung pwede gumabago sarili mong style, pwede naman. Pero ang... Kasi ang beat na standard dito sa atin or nakasanayan is 140. So, pwede ka ditong gumawa ng pattern mo. Yan yung beat, guys. So, let's listen. So, ito nga pala, itong pat at song. Pattern, ibig sabihin, pag naka-red yung pat, or pag naka-ilaw yung pat, pattern yan. So, pag pliname yan, o, diba? So, ang pattern natin yung nagpe-play. Hanggat di mo na ilalagay dito yan, hindi ka pa makakagawa ng song. Or hindi pa magpe-play kasi ito ang pinaka-importante dyan. So, once nalagay mo na dito, ibig sabihin, kasali na siya dun sa ginagawa mong remix. Kopya. Okay, so,
pattern muna tayo ah. So pattern, ibig sabihin, ito yung plano mong beat. Gagawa ko ng kick. Yung pattern 1 natin is, ito yung kick. Or yung kalabog ng ating tugtog. Or ng ating remix. So ito ang pattern 1, kalabog. Tingnan natin. So tuloy-tuloy lang yan. So pwedeng ganyang style. Or pwede rin ganito guys. So delete ng pattern, right click lang. Madidelete yan. So pwede rin dito right click tong nakasulat na to. Ito na yung ating kick. So right click and then piano roll. So ito yun. Pwede nyo rin pag-experimentuhan to. So tingnan natin. So C5 is then C5 ka lang. Dahil hindi naman tayo gumagawa ng melody, so hindi ka dapat tumalon-talon sa ibang notes. So, ayan. Pag-kick, normal pattern ito. So, ganyan pa lang. So, close natin to. Pakinggan natin. So, diba? Same lang siya. So, kung ayan na. Tapos na yung ating, nakagawa na tayo ng pattern, na basic pattern sa ating kick. Ng ating remix or bass drum. So, pwede na natin yung i-insert dito. Ako ang ginagawa ko dito sa pinaka-ibabaw. Okay. So, meron na tayong kalabog. So, puro kalabog lang yung kanta natin. So, balik ulit tayo dito. Pattern. So, dahil tapos na tayo dito sa ating kick. So, meron tayo ditong pattern 2 kung saan pwede mo namang simulan yung clap mo. So, bigay ulit tayo ng example ng clap. DJ Darrell, the best! So, ito guys. So, nakita ko na yung clap na gusto ko. So, dahil nandito na itong first na row na to, dahil nandito na yung ating kick, so, syempre, hindi na natin yan lalagyan or i-insertan itong basyo na to ng clap. So, dito tayo mag-i-insert sa pangalawa. Syempre. Okay. So, meron na tayong clap. So, ang gagawin naman natin ngayon is gagawa naman tayo ngayon ng pattern ng ating clap. So, kung makikita nyo, pattern 2. So, nasa pattern 2 tayo. So, wala pa tayong nagagawang pattern sa pattern 2. So, pag lumipat tayo dito ng pattern 1, so, andito yung ginawa natin kaninang kick. Okay, so don't forget guys, ito ha, 1, 2, 3, 4. Alam niyo yung bibilang kayo ng kalabog ng tugtog, 1, 2, 3, 4, yung ganun. Tugs, 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 yun yun. So, pagpinig mo to. Diba? So, hindi ka naman pwede mag-clap, maglagay ng clap ng ganun din, ng same din doon. So, iba naman yung pattern mo sa clap. So, ganito ang pattern ng clap. Pakinggan natin sa pattern. So, yun, diba? So, erase mo to. So, dahil nasa pattern to tayo, so, clap itong pattern na to. Pwede rin tayong, pwede rin tayong mag-piano roll. So, yun. So, yun. So, meron na tayong clap. So, ito na yung tugtog natin. Ito na yung project. So, i-paste mo na ngayon. So, let's listen. O, oh, diba? Next pattern. Pattern 3. So, move na tayo dito sa pattern 3. So, ngayon naman, ang gusto natin mangyari is magkaroon tayo ng hi-hats. O yung kalansing. Dahil meron na tayo ng claps. So, itong mga audio na to guys, yung mga ginamit ko, makikita nyo rin ito doon sa pack.
Doon sa Vengeance Essentials. So, i-explain ko rin yan kung ano ba ang Vengeance Essentials. Hanap tayo ng magandang hi-hats. So, ito. Insert natin to. So, again, yung unang basyo natin, ito ay kick. Pangalawang basyo, yung clap, kung saan natin in-insert yung clap. Sa pangatlo naman tayo mag-insert ng ating hi-hats. So, ayun. Okay, so, ngayon naman, pang hi-hats naman, guys. Dito natin siya ilalagay sa pangatlo. Makikita nyo kung bakit. So, ayan. Dito natin siya ilalagay. Sa empty third. So, play natin. So, i-try na natin i-insert siya dito. Move the pattern. Kung ano yung gusto yung i-insert, make sure na nandito tayo sa pattern 3. Try ni Kay Malito. Makikita nyo naman siya dito. Oh. Pattern 1, 2. So, itong hi-hat natin is pattern 3. Okay. Pattern 3 yan ah. Hi-hat. So, insert natin ngayon dito. And let's take a listen. So, yun na. Nakagawa na tayo ng isang beat. So, dito na papasok yung ating ibang mga, yung ating baseline. Okay, pero bukod na tutorial mo na yun, guys. So, basic lang tayo. So, pinaliwanag ko lang sa inyo kung ano ba tong purpose ng ating pattern. So, dito natin na gagawin yung plano nating beat. And then, bago natin siya ilagay dito sa ating worksheet. Okay, so, don't forget, meron tayo ditong crash. Sa crash naman yung isang bagsak na balancing. So, eto siya. So, dito natin siya every introduction ng ating beat. So, pagpasok ng kanta. And explain ko rin to. So, meron kasi ditong mga dropdown, all audio unsorted. So, just click all para lumabas yung mga ibang audio clips or mga patterns na ginawa nyo. So, ayan, makikita nyo naman yung ginawa natin. So, other buttons available on FL Studio. So, meron ditong undo. Ito naman, guys, ito ang mixer natin. And may bukod tayong tutorial kung saan ba ito ginagamit yung mixer na to. Ito naman ay ang minimize nitong tinatawag nating browser. So, dito kung saan tayo nagbabrowse ng mga audio clips or anything na kailangan natin sa project natin. So, tawag natin dito sa left side na to is browser. Or plug-in picker. Dahil pwede rin tayo mag-select dito ng plug-in. Okay. Ito naman guys, dito nyo makikita yung BPM. Kung asang BPM kayo. Kung anong BPM nyo nagamit. Guys, thank you so much sa patuloy na panonood at maraming salamat dahil natapos mo ang video ito. Please subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi sa ating mga susunod na YouTube tutorial. Kita-kits tayo next video and maraming salamat. Comment down below kung mayroon kayong reaction, suggestion, or any feedback about sa video ito. Kung may mga gusto kayong itanong, comment down below or message me through email. Maraming salamat ulit sa pag-subscribe at panonood sa video ito. See you!